busy-busy ang mga kambing natin. Nagaantay na laruin at bigyan ng mga damo ng mga bisita nila. Habang tahimik ang paligid ng bukid, sa kabilang banda naman, may mga nangunguha ng isda doon sa maliit na fish pond. Habang sa poso, ay naglalaban naman ang magkapitbahay. Minsan na nga, gumigising na maaga at lahat ng gawain ay pinagsabay para makahabol sa tiyangge sa palengke dahil doon nakakamura at kung minsan pwede ka pa magbenta ng gulay. Sabi nga nila nakakainip daw sa bukid. Pero choice mo na rin yon. Kung marami kang gagawin, hindi ka rin maiinip. At kung wala ka pang ibang gagawin, abay tingnan mo muna yung mga itlog ng manok kung marami na ba. Yung mga kambing, kung kulang na yung mga damo dun sa loob ng kulungan nila, ay pupwede rin nating dalhan ng mga kumpay o kung ano yung mga available na pampakain natin sa kanila. Sa amin, na-enjoy namin yung pagbubukid dahil naging busy kami. Araw-araw merong ginagawa. Yun nga lang, habang tuloy-tuloy na ito yung paulit-ulit na ginagawa, may panahon din naman na nakakaramdam din kami ng pagsasawa. Pero yun ay bihira lamang dahil majority naman sa ating nararamdaman ay yung pagiging grateful. Na-enjoy natin at nagpapasalamat tayo palagi kay Lord. Sa ganung pamamaraan na thankful tayo, grateful tayo, joyful tayo sa lahat ng ating ginagawa, mas nagiging happy tayo lalo. Natatabunan yung mga sawa, natatabunan yung inip, at natatabunan yung mga negativity sa ating pamumuhay. Dahil hindi rin naman natin maitatago yun na marami rin nasa bukid at matagal nang nagbukid, nananawa rin sa pagbubukid at gusto naman pumunta sa syudad. Pero marami rin nasa syudad na matagal nasa syudad na gusto rin na magbukid. At marami rin naman na nag-matured sa naging experience nila mula sa bukid, pumunta sa syudad, bumalik pa rin sa bukid dahil doon nila naramdaman yung hinahanap nila na katahimikan, yung peace of mind at yung nangingibabaw na pagmamahal sa nature, pagmamahal sa kalikasan. Dito kasi mas marami tayong magagawa. Gusto natin magtanim ng mga punong kahoy, magtanim ng mga gulay, mag-alaga ng mga hayop, ay pupwede rin natin gawin na nakakabuti sa ating kalikasan at nakakatulong pa sa pangangailangan ng pagkain. Maging ang mga bata man, dito'y nalalayo sa gadget dahil dito ang dami nilang pwedeng gawin, ang dami nilang libangan. Maging pagpapakain sa mga alagang kambing, maging paglalaro kasama ang mga kambing ay nagagawa nila dito. So dito kasi sanay din yung mga kambing namin sa tao. Sanay sila na binibigyan ng pagkain, kaya't maamo sila at malapit din sila sa mga tao. Itong binibigyan namin sa kambing, ito ay mga napier grass, ito ay natatanim din ng mga damo. Na kapag inani mo yung mga dahon ay tuloy-tuloy pa rin siyang nagdadahon at lumalaki pa din. Na kinakain ng kambing, ng baka, ng kalabaw o maging mga pabo ay kumakain din ito kapag sanay sila. At napakarami ding mga damo na kinakain ng mga kambing. Ito rin ang maganda sa mga kambing kasi nalalapitan sila. Kahit na mga nanay, mga lola, lolo ay pupwede rin mag-alaga ng kambing dahil mas madali lang din silang alagaan at maliliit silang klaseng hayop. Compared na kapag mga baka, kalabaw, medyo malakas manghatak, eh kapag ka medyo mahina yung hahawak, ay posibleng dadalhin ka rin ng mga ganong klaseng hayop. Pero may mga alaga din kaming gano'n na iilan. At kung minsan nga kapag mahina yung tali mo doon sa mga puno dahil yung mga alaga naming baka kalabaw ay nakatali yun sa mga puno na nilipat-lipat na lang, yun yung pagpapastol naman sa kanila. Kung minsan kapag medyo mahina yung tali mo sa kanila doon sa puno ay hinahatak nila yon at nakakawala sila. So dito naman game na game din yung mga kambing na makipaglaro sa mga bata. Kahit yung medyo malawak yung space dyan, kahit na tumakbo silang malayo ay kaya nilang tumakbo, pero nakipag-cooperate sila at nandito lang din sila sa paligid ng mga bata. At dahil na rin yung mga kambing na nandito ay sanay sila sa mga tao, sanay sila sa mga bata. May mga kambing na kapag may tao ay lumalayo sila, pero itong mga kambing namin na kapag kami ay lumalapit na papunta sa kulungan nila, ay sila na may nagsilapitan din, sumasalubong sila. Kaya at enjoy na enjoy rin maging mga tao, maging mga batang nandito. Pero binabantayan din namin dahil huwag lang mapasobra dahil kapag nasobrahan naman sa kakaharot nila yung mga kambing, yung mga alagang hayop ay posibleng makasama na rin naman. So kailangan yung sakto lang din na kaya lang din ng mga alagang hayop at yung gusto lang din ng mga alagang hayop. Katulad nito na kinakandong nila yung kambing. May mga kambing na sweet na gustong kandungin, meron din mga kambing na pumipiglas at ayaw nilang kinakandong sila. Dito naman yung maliit naming fish pond na hinahayaan lang yung mga isda dito pero binibigyan pa rin sila ng mga pagkain dito, binibigyan ng talbos ng kamote, binibigyan ng dahon ng kangkong, binibigyan ng dahon ng Madre de Agua, kaya may mga isda-isda pa rin dito pero hindi ganoon kadami. Iilang isda lang din nandito. Dito nakakuha kami ng mga pangulam din naman namin. At dahil ito ay pangulam-ulam lang din namin, itong mga similya nito ay nakukuha lang din namin doon sa mga palayan, doon sa mga kanal sa palayan, kaya't nagkaroon ng mga isda dito, dito namin nilalagay yon at pinapalaki. Pagkatapos naman mahuli itong mga malalaki, ay tutubigan ulit ito at itong mga maliliit ay ibabalik din dito sa loob para lumaki pang muli at magdadagdag ulit ng mga similya pa na makukuha doon sa mga palayan. So ito yung nakukuha namin, medyo tama na ito pang ulam,
Kaya't pagkatapos naming manghuli ay umuwi na at pinaghati-hatian na, binibigyan ng mga kapitbahay at hinuhugasan at inihaw na naman. At pagkatapos ay inulam na. So yan yung simpleng buhay namin dito sa bukid. Dahil nga sa pagbubukid at dahil farmer tayo, meron naman tayong espasyo na pagtatamnan, meron tayong espasyo na pag-aalagaan ng hayop o kung anumang pwedeng alagaan, ay pupwede na rin tayong makapag-ani dyan na magamit din natin bilang pang-ulam, bilang pang-maibenta at para sa iba pang mga pangangailangan din. So ayun po, muli po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood.